The Global Filipino Magazine, Kwento ng Tagumpay. Dito sa Filipino Institute, we always gather yung mga inspiring stories ng ating mga kababayan sa gitnang silangan dito sa UAE. Marami tayong magagandang stories sa Dubai, sa Sharjah, sa Al-Ain, and of course dito sa Abu Dhabi and all over the UAE itself. Isa sa mga, let's say, kilala na chef vlogger dito sa UAE ang makakasama natin this afternoon. Meron siyang maraming followers sa kanyang Facebook at the same time sa kanyang YouTube channel kung saan binibigay niya yung mga cooking techniques. Kaya ang kanyang pangalan sa social media ay Cooking Techniques by Chef Francis. Everyone, Chef Francis himself dito sa The Global Filipino Magazine. Thank you po sa pag-invite dito sa Global Magazine. Yes, the Global Filipino Magazine. Yeah. Chef, maraming salamat po. Nasaan po yung ating mga patikim? Wala. Galing ako sa sa event nga ng embassy natin. So correct. Sa susunod po, malamang nagluluto tayo. Yes, of course. Kasi lalo na pag dito na tayo lagi. Totoo po yan. Cooking techniques. Bakit po cooking techniques by Chef Francis? Actually, yung sinishare ko kasi hindi lang basta method of cooking. Yes. Yung techniques of cooking talaga. Kasi let's say example lang, napaka simple pagprito. Yes, pagprito ng manok, may mga techniques po yan, hindi yung basta isasalang mo bakit siya naging ganin yan, bakit kailangan yung balat nasa ilalim, kailangan yung temperature ganito, ganyan. So marami talaga yun yung mga bagay na kailangan matutunan nung mga nagsisimula pa lang maging chef. Kasi yung mga yan, matututunan lang yan is basic. Mm-mm. Paano lutuin, pagkaluto paano iserve, ganun lang. Totoo. So behind that, kailangan nilang malaman bakit nga pala ito niluluto ng ganitong style, ganitong correct, techniques. Correct. So at least makuha nila yung gusto nilang result. Nako, chef, kasi ang akin lang ay eating techniques. Ayun. Paano ubusin ang isang buong manok in 5 minutes? Yun. But this is really maganda po kasi you, from the kitchen, dinala niyo po yung platform ninyo into social media. Yes, opo. Kayo po ay kilala sa ating social media. Ano po yung handler name niyo po? You can invite people. Ano po yung pangalan? Okay, in-invite ko po kayo. Follow and subscribe po ng aking YouTube and Facebook page, Cooking Techniques by Chef Francis. So yung itinuturo ko po dito, hindi lang po sa about cooking, pag-handle ng food business. Yes. Yun po yung Paano po kayo napunta sa social media? Actually, nung pumasok yung panahon talaga ng nung nag-o-open ako ng restaurant, kasi nung may binubuksan akong restaurant sa Al-Ain, restaurant puro yakisoba, puro noodles. Mm. So, pumasok yung pandemic time. Parang na-board ako kasi nga habang binubuksan ko yung restaurant, kitraining ako ng mga tao ko. Sabi ko, hindi kayo subukan ko kasi pinupost din ako ni Mrs. na mag-vlog ka. Sabi niya, sayang kasi nagtuturo ka. And then hindi mo ginagawa ko po siyang parang malaking memory card ng aking mga natututunan at sinishare ko. So ngayon, yung memory card na yan, balang araw is magiging isang mga recorded na kahit wala na tayo, hindi natin correct, masabi, opo. Matanda na tayo. Legacy ba? Legacy, yes. Mapapanood pa rin tayo ng mga anak natin, yung ganyan. Nakapanood po ako ng mga videos lately, mga parang kakaibang. Magkakaroon kayo ng idea, bakit tama nga yung sinabi nyo, bakit ganun yung naging lasa, kasi yes, may ladagdag na ingredients and all. Maganda po yun kasi libre na napapanood yes, online yung inyong mga videos at saka yung mga kakaibang techniques. You are here in the UAE for almost 2 decades. Yes. Can you share that journey to us? Actually, nag-start ako na 2003 sa Dubai. Na-hire ako sa isang nag-iisang restaurant. And then, nag-start ako doon na parang pa-helper sa kusina. Utusan ako, puro ibang lahi yung mga kasama ko.
And then habang pumapasok ako, nagte-training ako. Okay? Ang pasok ko, for example, alas stress ng hapon, pumupunta na agad ako ng 11 o'clock ng morning para gawin yung mga bagay na hindi ko talaga trabaho. Mm-mm. So hanggang natutunan ko nang natutunan yun, dumating yung panahon, lahat ng mga inabutan ko doon na naging boss ko sa kusina, naging under ko sila. So ganun ka ano yung ano, kasi mga ibang lahi nga sila, no? Parang ayaw nila ng ano, ng additional na knowledge. Gusto lang nila na trabaho, uwi, trabaho. Sure. So ako naman yung goal ko nun is talagang paangat, sabi ko. Mm-mm. Dapat tayo umangat habang tumatagal tayo sa kusina. And then yun, nakapag-handle ako ng 11 restaurants sa buong Middle East. Yes. So every month nagta-travel ako ng Saudi, Bahrain, Kuwait para mag-open ng restaurant. Yun yung ano, ako yung nagsa-set up ng restaurant, ako yung gumagawa ng menu, selling price, yes. Supplier, selling price, lahat. So ako po yung gumagawa, no? Kaya ngayon, time ko namang i-share yung mga ginawa ko dati para correct, sa inyo. Tsaka business, that was, yes. Na-mention nyo po earlier, it's just not the techniques and cooking, yes. Also yes, the way of how to open a business as yes, well. Kasi yun din yung trabaho ko dati, ano, since nag-share na lang din ako, sabi ko, wag ko nang tipirin. Sabi ko, buhos ko na, todo na, kasi ito na eh. Especially nung sinimulan ko yung ano, na ano ba ang talaga yung pinagkaiba ng mga chef sa nagsisimula. Mm-mm. So doon nag-trending yung videos ko hanggang sa ang daming chefs na nag-share. Biruin mo, 600 to 700 shares yung isang video ko, kaya talagang sabi ko, sige na, ituloy ko na. Huwag ko nang tipirin yung mga ano, gusto matuto. Totoo po. Meron po kayong recent activity sa ating embahada sa Philippine Embassy dito sa Abu Dhabi. Can you share that journey as well? Actually, yung Polo O1 natin, may mga project sila na i-train yung mga Pilipino abroad para pag-uwi ng Pilipinas, mayroon silang pang-negosyo. Which is, yun yung sinuportahan natin na goal din naman natin na since nagsishare din tayo sa social media, nagsishare tayo ngayon sa embassy, sa Polo Owa na pati yung mga kababayan natin. Kaya biglaan yung last week na nagkaroon ako ng training kasi this week may mga pauwi. So gusto talaga ng ating embassy, ng ating Polo Owa na pag-uwi nila, mayroon silang kargada. Hindi lang puro, yung iba, puro hinanakit. Kailangan talaga na. Kailangan na. Hindi lang yung baon na hinanakit. Yes. Meron din silang baon paalaman. Baon na talagang, ito na yun. Ito ang dapat nilang gawin pag-uwi. Hindi yung isipin nila kung anong mm-mm. nakaraang pangit. Isipin nila yung magandang future. You also did sa few communities natin. Bayanihan, I believe. Meron yeah, po Bayanihan. Noong last 2 weeks naman, yun, nag-share din tayo sa mga, ano, sa mga OFW. Hindi lang po yan. Actually, community ano talaga kahit sa Alin pa lang talagang mas ano active tayo sa pag-share na sa mga kababayan natin. Correct. This is also a passion for you already. This is a passion work at the same time kasi po binibigay niyo na rin po yung kaalaman niyo, sineshare niyo tsaka kung ano talaga yung natutunan niyo from the past years. Yes. Opo, binibigay niyo po. Sabi ko nga sa mga ano sa mga manunod natin, ang binibigay ko sa inyo is ano, more than 10 years experience. So nagiging fast track yung ano, yung knowledge na isineshare ko sa inyo. So nagiging times 10, ang bilis. Kung mag-experience kayo o kung manunood kayo sa akin, mas 10 times na mas mabilis yung matututunan, yung inyong gustong matutunan habang correct. Nag-work kasi sila sa inyo. Kasi sa inyo, tagal eh. Ngayon, yes. Copy videos na lang. Chef, ang title na chef ay hindi basta-basta binibigay or tinatawag to anyone. Yes, opo, totoo yan. Educate everyone about that. Actually, ang pagiging chef, hindi yan basta sinasabi, no? Chef ang itawag niyo sa akin. Marami akong nakikilala mga gusto nila tawagin silang chef, okay? Hindi po ikaw ang magdidikta sa tao kung anong itawag sa iyo. Dapat sila mismo ang kusang tatawag sa iyo ng chef. Bakit? Kasi makikita nila sa iyo yung talagang karespeto kang maging chef. Correct. Hindi yung dahil nakagraduate ako, naka-experience ako nung pagkukusina, chef na ako. Ang mga kasama natin sa paligid natin, sila yung magbibigay ng title sa iyo. Hindi ikaw ang bibigay ng title sa sarili mo. Ganun po pala ang pagiging chef. Chef, ano yung biggest struggle from the past experiences that you had? Actually, yung nagsisimula talaga, yung pagsisimula palang maging kusinero o maging chef, yung palagi tayong nagpapanggap na, no, na marami tayong alam. Mm-mm. Okay? Especially nung time na nagsisimula ako, wala pang social media. So, nung pumasok ko sa Lime Region Hotel, okay, pinaka mababang position as official, demi chef de parte ako noon. Talagang sinasabi ko,
marami na akong alam. And then, later on, ang dami ko pa palang dapat matutunan bago ko sabihin na marami na akong alam. True. Magiging mga bagay. Nagpakumbaba kayo at yes, you wanted to learn pa yung mga hindi nyo alam, no? Yes, talagang humble lang. Sabi nga ng mga, ano, ng mga viewers natin at saka marami nagme-message, ano, hindi tayo suplado. Sabi niya, Chef, hindi ka, ano, hindi ka mayabang. Sabi sa akin, sabi ko, dumaan na kasi ako doon. Dumaan na ako sa time na konti pa lang yung, kumbaga, konti pa lang yung alam ko, pinagyayabang ko na. Mm-hmm. Tapos noon, failure ang nangyari. Sabi ko, hindi kailangan. Sabi, kailangan natin, humble pa rin, share. Bakit tayo kailangan maging humble? Kasi nga, hindi natin alam, kaharap natin pala, mas magaling, mas maraming alam. Totoo. So, mapapahiya lang po tayo. Correct. Chef Francis, we also want to ask, doon po sa, kasi nasa online kayo ngayon, no? How do you handle bashers? Kasi hindi po natin mapipigilin. You put yourself online, makikita yes. nila, lahat naman po may sariling entitled to their own opinions. Paano po hinahandle yung mga bashers online? Actually, nung una, ano, nung una pa lang, nung kumasok na ng mga 30,000 o 30,000 followers meron tayo, nagsisimula na parang masakit. Masakit na. Mm-hmm. Sabi ko, nag-share naman tayo ng knowledge, pero bakit sila, maliit na bagay nakikita nila, pero sabi ko nga, ngayon, nire-replyan ko sila. For example, naawan niyo po ba? Actually, hindi. Sinasabi ko lang yung side ko. Sinasabi ko yung side ko. Let's say, sabihin nila yung paggawa ng selling price ng isang pagkain. Mm-hmm. May nag-ano sa akin, taga-Australia, Filipino chef din. Sabi niya, hindi mo pwedeng gawin ganyan selling price ng isang pagkain dahil meron niyang labor cost, etc., etc. Sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, gumagawa ka ba ng selling price? Mm-mm. Gumagawa ka ba ng P&L? Sabi niya, hindi ako gumagawa niyan, pero dapat so parang nagtatalo ang isang chess player sa nag-i-start pa lang mag-training ng chess. Mm-hmm. Parang nangyayari is dinadaya mo sila. Mm-hmm. So ang nangyayari na lang, ginagawa ko is hindi ko na lang pansinin. Mm-hmm. Kasi pag hindi ko pinansin, last long na pinapansin, lalong lumalaki yung argument. Opa. Which is nagiging parang alam mo yun, nagiging away na lang ano. Correct, ang nagiging niya na parang nagiging lumahaba yung argument. Lumahaba, exactly. Oo. Lumahaba. And then siyempre may mga supporter din tayo. Sinahanap nila yung ano, yung comment na yun at gusto nilang parang resbakan. Uh-uh. Nangyayari yun kasi may mga supporter ako sa ano, saan ba yung comment na yan at resbakan nila, sasagutin nila. Which is sabi ko, hindi, wala. Hindi ko na lang sinasabi kung nasaan yun. Totoo po yan, hindi pa rin nawawala na may, may mga bashers po. Yes, oh, actually, yun nga yung ano, yung iba yung pagkakaintindi nila sa isinishare mo. Karang ganun. Kaya, if you're not like, pag wala po kayo sa trabaho or wala po kayong ginagawa relating to your to you being a chef, saan po kayo? What are your hobbies and other likes bukod po sa pagluluto? Sabi ko nga, pag wala ako sa trabaho, so nagko-consultant ako. Trabaho pa rin? Oo, trabaho pa rin. Actually, consultant din ako ng mga restaurant. Marami na rin tayo mga kinonsultant na restaurant dito. Binibigyan natin ng system. Paano gawin yung tamang pag-o-open ng restaurant? Mga ganung bagay. Totoo. Especially yan, sa yes. mga kababayan natin. Mm-hmm. Yes. Chef, as a father, ang mga anak niyo po ay nandito, tama po? Umuwi na ako. Sa sila Philippines, no? Or recently lang, will they stay dito there? Dito sila, ano sila dito, 7 years. Okay. Paano po ang, like, how kayo po as a father, paano po kayo po ba istrikto? Kayo po ba ay tinuturuan niyo na rin silang magluto? Actually, yung mga anak ko, ano rin eh, excited silang ano, gawin yung mga ginagawa ko sa, ano, sa kusina. Okay, since minsan kasi may mga trabaho ko na dinadala ko. For example, may mga carving ako. So nagka-carving ako sa bahay. Tapos yung mga anak ko gusto nilang mag-carving din. I want to do that. Sa ganang bagay. So natuturuan ko sila tulad ng minsan may ginawa akong parang dessert. Yes. Okay, dessert. Tapos assistant ko yung dalawang anak ko, taga-abot. Tapos gusto nila sila yung magsalin at maghalo. Oh. So nagiging bonding niyo na rin po yung ano ninyo. Oh, yes. Yung pagluluto. Tama. What do you still want to achieve, chef? Ano po yung mga gusto niyo ma-achieve? Gusto ko talagang
maging successful yung mga Pilipino restaurant owner, mm-hmm. food business. Correct. Actually, may restaurant din kami sa Tagaytay. Wow. Part owner ako noon. Talagang itong panahon na to yung pinaka challenging sa food business. And then karamihan sa mga follower natin, mga restaurant owner, to be honest, ang dami ko invitees sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang daming restaurant doon na mga na gustong mag-stay ako doon kahit 3 days ano? Iba-ibang lugar sa Pilipinas pag bakasyon. As a consultation, totoo po yan. Hindi, gusto lang kasi napapanood nila and then nakikita nga nila na ang laki ng tulong nung especially nung nagsisimula pa lang sila mag-restaurant. Parang akala nila ganun lang. And then later on, ma-realize sila nung napanood nila yung mga vlog natin. Hindi pala basta ganun lang. Kailangan may system pala na dapat sundin pag nagtatayo ka ng isang restaurant. Hindi lang yung pagbukas mo, hintay ng customer, kain, bayad, then labas na. Mm-mm. May system tayo na dapat gawin para at least yung system na yun ang magiging guide natin. Actually, sabi ko nga yung iba nga marunong na, nagpa-fail pa. What more pa yung hindi pa marunong nag-aral and then later ako. On ma-realize lang nila wala na, fail na sila. And then sabi nung ibang follower natin pag nakakapanood, bakit ngayon ka lang kita napanood? Mm-mm. Wala na yung restaurant ko, wala na yung mga food cart ko. Yun, mga yun, dami ko nare-receive ng message ng ganun, which is ito na tayo, nag-guide true. Na tayo. Yeah, those are some subjects that we're interested to learn, no? Yan po yung mga magagandang mga topics na matutunan yes, po natin so, yan. We are hoping that you could share that with the community, especially dito po sa AMSAG, the Global Filipino Magazine, with the Filipino Institute. Eh, madami pong gustong matuto. Alam niyo naman po na basic needs natin ng pagkain. Oo, actually sabi nga, kasabihan lagi namin mga chef, kung ang mga doktor may gamot. Yes. Kami naman may pagkain. Oh, pag may sakit ka, kailangan mo ng gamot. Pag nagutom ka, kailangan mo ng pagkain. Yung pagkain. Yes. Para mabuhay. Okay. Pag may sakit ka, para mabuhay ka, gamot. Para mabuhay ka, kailangan mo ng pagkain. Actually, yan din yung naging ano ko nung binubuksan ko ngayong isang restaurant sa LA na pandemic. Pero sabi ko, hindi, kailangan pa rin kumain ng tao. So gumawa kami ng paraan para at least kahit pandemic, bumibenta. Yes. Yun. Which is, kailangan talaga ng ganyan. Two more questions po before we go to our last question. You mentioned to me of having your own book. Maganda po na i-manifest na natin. Ano po yung lalamanin ng libro ninyo before it goes out po? Actually, yan yung book na lalabas natin. On the way na po siya. So, ito po yung paano natin i-handle talaga ang food business. For business. From empty sa hanggang maging isang buong restaurant siya. Correct. From zero system hanggang maging fully systematic na yung, actually kaya tinawag na food business systematic, parang yun yung magiging title nung natin. Working title pa naman po siya pero yes, of course, wala pa po. Chef, last question, how do you define success? Doon po sa mga experiences ninyo, doon po sa mga napagdaanan nyo, sa mga bashers ninyo, you putting up your own channel, being a consultant, sa lahat po ng pagdaanan nyo, how do you define success? Actually, success, sabi nga, hindi lang basta may pera ka, hindi lang basta nakilala ka. Mm-hmm. Yung akin, para sa akin, yung pagiging success mo is yung na-share mo yung experience mo para sa mga future na maging chef. Yun yung success para sa akin kasi ang dami talagang chef na naging success dahil lang sa nagkaroon sila ng magandang pwesto. Pero wala silang successor. Walang sumunod na yapak sa kanila, which is, yun yung para sa akin, yun yung success. Maraming salamat po. Mga ka-Global, this is the Global Filipino Magazine kung saan binibigay namin sa inyo ang kwento ng tagumpay, ang kwento ni Chef Francis.